Hello everyone! Kamusta na kayo lahat dyan? Welcome to Bibs TV! Ngayon pala ay ang i-share ko sa inyo ay ang kung paano si ate ninyo nagluluto ng kanyang almusal. Ang menu ko ngayon ay ang egg and ham sandwich. Kaya i-share ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Simple lang ito guys at saka madali lang gawin. At saka yung mga ingredients ay simple lang. At saka, syempre yummy siya. At saka, yung nakakabusog ba? Masarap. Kaya halina kayo sa kusina. Ay, i-share ko sa inyo ang aking secret, simple secret on how to prepare a simple breakfast. At saka, syempre, ngayon ay Sunday. Kaya si ate nyo ay magiging Reina ng kitchen. Magiging kitchen queen muna si atin yung ngayon kasi wala yung mga employers. Kaya luto-luto tayo ng sarili nating almusal at saka lunch. Kasi ang ano ko naman po ay dahil sa pandemic ay wala akong day off kaya ako na yung bahala kung anong gagawin ko sa after matapos ko yung work ko. Kaya ito, vlog muna tayo. Ganyan lang ang buhay, kanya-kanyang kalukuhan. Ay, no. Kanya-kanyang style, kanya-kanyang pagkakaabalahan para at least may meaning yung life para sa atin. Kaya guys, tandaan lang natin saan man tayo, kahit ano man yung ginagawa natin, huwag lang natin kalimutan yung Panginoon yung nag-guide sa atin at siya yung nagiging source ng blessing sa ating buhay. Siya yung susi sa lahat ng tagumpay sa ating buhay. Kaya dahil Sunday ngayon, huwag kalimutan si Lord. Yung mga hindi pa dyan nakapagsimba, may ano naman, mayroon tayong mga mass, online mass. Yan, pwede kayong manood dyan. At saka yung mga hindi naman sa Katolik, meron din yan. Basta Christian, meron din. I-search nyo lang dyan sa Google yung mga online mass. At saka yung mga teachings. Ganyan guys, kasi sa totoo lang ha, sa panahon ngayon ay kailangan natin yung spiritual, yung ating guidance at saka protection na nanggagaling lang doon sa taas kay Lord lang talaga. Yan ang tandaan natin kasi sa panahong ito ng pagsubok ay hindi natin ito makayanan kung wala yung Panginoon na kung wala yung Panginoon sa buhay natin. Kaya kailangan siya pa rin yung unahin natin at saka magiging center of our life. Kasi lahat ng gagawin natin ay wala yan pagka hindi yan ibigay ni Lord sa atin. Pero kahit anong hirap, kahit anong pang pinagdadaanan natin ngayon, kung andyan si Lord na kasama natin, lahat ng yan ay kakayanin. Kagaya ko, before tayo magluto pala, kasi hindi pa naman si atin ninyo masyadong nagugutom. Sige, mag-share muna ako ha. Kagaya ko, as an OFW, tumating na rin sa punto ng buhay ko na naisipan ko na rin na parang hindi ko na kaya, parang gusto ko nang sumuko ba? Siguro, hindi lang naman ako yung nagkaranas ng ganito. Marami din siguro na kapwa ko OFW. Yung pag sobra ka ng pagod, sobra ka ng puyat, kulang sa pagkain, marami kang problema, syempre, homesick ka na, hindi ka pa makakapag-day off dahil sa virus. Yun guys, na-experience ko na rin na parang gusto ko nang sumuko. Pero wag ha, pagka naalala ko yung pangarap ko at saka yung mga anak ko at alam kong nandyan si Lord, yun, talagang will ko talaga na hindi ako susuko kahit anuman mangyari dahil alam kong nandyan si Lord na kasama ko. Lahat ay kakayanin. Smile.
ka rin kahit nahihirapan, laban lang, ganyan lang ang buhay. Yung nagtatagumpay ay siyang yung siya yung nagpupursige. Yung quitters never wins at saka yung winners never stop. Ganyan lang guys. Kung ano man yung ginagawa natin, ibigay lang natin yung the best natin at saka si Lord nang bahala sa mga hindi natin makayanan. Kaya yan lang yung sa akin, yung pagka na-homesick ako, dinadaan ko na lang yan sa kain-kain, sa pagbablog at saka yung syempre yung communication sa mga anak at saka mga mahal sa buhay, sa pamilya, wag natin kalimutan yan. Yan yung pinaka-importante sa lahat. But ang the best sa lahat ay yung si Lord. Yan. Pagka mayroon tayong mga hindi makayanan, ibigay lang natin kay Lord, siya nang bahala dyan. Saka, syempre, ano man yung gawin natin, kung sa sarili nang natin, ay hindi natin yan makayanan. Pero pagkasama natin si Lord, walang imposible. Yun siya guys. Kaya salamat sa panunood ninyo sa video na to. May hugot-hugot pa si ate ninyo before magluto. Kaya pasensya na po. Ganyan lang talaga ang buhay natin. Minsan pagka nahuhumsik na din natin ng kunting relax. Relax, relax lang. At saka smile, smile palagi. Ang problema ay huwag natin yan alagaan. Kumbaga, dadaan lang yan kagaya ng bagyo. Hindi naman forever na may bagyo. Diba? Kaya kung sino sa inyo yung may mga pinagdadaanan dyan, sabihin ko sa inyo. Lahat ng yan ay napagdaanan ko na rin. At saka, salamat sa Diyos. Hanggang ngayon ay okay pa rin ako. Still fighting. Kaya, yung mga nag-iisip-isip dyan na susuko na, no. No. Kaya natin yan. Kaya natin dyan. Andyan lang si Lord na magbaback up sa atin. We have a big, big God. Ayan. Bigger than our problems. Bigger than our heartaches. Or kung ano-ano mang pinagdaanan natin. Kaya guys, lagi natin tandaan, hindi tayo nag-iisa. Si Lord, atin natin, lagi natin nakasama. Kaya guys, ha? So, thank you sa panonood ninyo. At before ako mag-end sa mga sasabihin ko dito, gusto ko lang magpasalamat sa 152 na nag-subscribe sa akin. Hope and pray na nasa mabuti kayo lahat. At salamat sa support ninyo sa aking channel, Bibs TV. At saka, syempre sa mga... Excuse me. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, pag-ipindot nyo na lang yung red button na subscribe at saka yung bell for the notification para updated kayo sa mga bagong upload ko dito sa YouTube. At saka guys, salamat sa like, salamat sa share. I appreciate a lot yung mga suportahan nyo sa akin, sa aking YouTube. Sa aking YouTube journey. Ito lang talaga yung ano ko, yung kumbaga sa Ilonggo, Kalingawan ba? Yung pag sa ano, hobby, yung pastime, o di kaya sa Tagalog ay libangan. Yan. Ina-enjoy ko lang ito guys. Kung ano man yung marating ko dito, utang ko yan lahat sa mga subscribers ko, mga supporters dito. Kaya welcome to Bibs TV and thank you very much. Bibs TV loves you. I love you all. God bless us all. Stay healthy. Stay alert. Stay happy. Stay confident. Stay sexy and of course, stay beautiful and smile always. Bibs TV loves you. I love you all. God bless. Bye-bye.